Kaya mo napagawa ang bahay mo ng napakabilis at napakamahal ay dahil niloko mo at nauto si Kafi na Mindang noon. Na-transfer mo na sa ibang bank account ang perang kinita nyo bago ka humarap kay Sir Rafi Tulfo noon at sinabi na $200 na lang ang natira. Magkano lang ho ba natitirang pera kung mamarapat nyo? Makina po yung passbook, $200 na lang po. $200 na lang? May katotohanan ba ang comment na ito? Yan ang ating alamin sa video na ito. Sobrang labo talaga na maubos ang perang naipon nila sa loob ng 3 years nilang pagsasama dahil lang sa mga requirements na kailangan nila papuntang Canada dahil yung $200 o 9,000 pesos na natira sa bank account ay one day kita lang nila sa YouTube noon. Magkano ba ang kinikita ni Christian Mercury sa YouTube ngayon? Pero bago yan ay balikan muna natin itong post ni Kimpoy Mendoza noong September 2020. Ang video uploads niya dito ay nasa 678 videos, at ang subscribers niya naman ay nasa 3.56 million. Ang video views naman ay nasa 497,002,722 views. Ang monthly estimated earnings niya ay nasa $7,700 hanggang $122,800 o sa peso ay nasa 370,000 to 5 million pesos. Huwag na natin pag-usapan ang yearly earnings. Ngayon naman ay silipin natin ang latest income ni Christian Mercury sa YouTube. Ang video uploads niya ngayon ay nasa 143.87 million subscribers, at may total video views na 61,867,108 views. Ang estimated monthly earnings niya naman ay nasa $1,900 hanggang $29,000, o sa peso natin ay 92,000 pesos to 1.4 million pesos. Huwag kayo magtaka kung bakit bumaba ang video views at monthly earnings ni Christian Mercury dahil na-delete na lahat ng videos na kasama niya si Kafi na Mindang. Okay, compare natin from September 2020 to March 2021. Videos total uploads. September 2020, 678 total videos upload. March 2021, 149 na total videos upload. Total video views. September 2020, 497,002,722 views. March 2021, 61,867,108 views. Subscribers. September 2020, 3.56 million subscribers. March 2021, 3.87 million subscribers. Estimated monthly earnings. September 2020, 372,000 pesos. March 2021, 92,000 pesos. Kung mapapansin niyo ang laki ng binaba ng income ni Christian Mercury simula nang inalis niya ang mga videos nila ni Kafi na Mindang, mapapansin niyo din yung total views ay bumagsak din talaga. Pero ang subscribers ay nanatiling tumataas, pero kung sisilipan natin dito sa chart ay bumagsak ang subscribers ni Christian Mercury nitong October 2020, nabawasan siya ng 200,000 subscribers, ito rin yung month nagpatulfo si Kafi na Mindang. Ngayon ang tanong, saan kinuha ni Christian Mercury ang ginastos niya para mapagawa ang kanyang magastos na bahay sa loob ng 5 months? Eh kung bumaba pala ang kinikita niya sa YouTube, bakit hindi niya napagawa noong nagsasama pa sila ni Kafi na Mindang na umabot ng 3 years? Saan napunta ang inipon nilang pera? Bakit sinabi ni Christian Mercury kay Rafi Tulfo noon na $200 na lang ang natitira sa pera nila? May katotohanan ba na niloko niya si Kafi na Mindang o nauto dahil na-transfer na ni Merc ang pera sa ibang bank account bago pa siya humarap kay Tulfo? Para sa akin ay posibleng ganun ang nangyari. Pwedeng may ibang bank account si Christian Mercury na hindi alam ni Kafi na Mindang, at ibang bank account ang nakalagay sa kanilang AdSense. Anytime kasi pwedeng palitan ng owner ang bank account sa AdSense kung saan pumapasok ang kita nila sa YouTube. Posible ding walang katotohanan yung paratang na yan. Gastos talaga ito ni Merc sa ngayon, dahil malaki ang kinita niya sa online sa Bong bilang sub-coordinator o agent. Kada may magre-register sa link niya at may naglalaro ay kumikita si Christian Mercury na 1% commission sa isang player bawat taya nito. Panalo man or talo, mas malaki pa ang kinikita ni Christian Mercury sa Sibong International kesa sa YouTube.
Bigyan ko kayo example picture sa aking mga kakilala na agent or sub-coordinator, 11,000 pesos ang kinita niya. Meron lang siyang 50-100 players na nag-register sa link niya at may active player na 10-25 players kada araw. Ito namang isa ay nasa 178,164,000 pesos ang kinita niya, meron siyang 1,500 na naka-register sa link niya, at may active player siya na 100-200 players kada araw. Hindi sila mga sikat na tao, sa mga Facebook group lang sila nag-invite ng mga players, kaya isipin nyo na lang kung ilan ang naka-register sa link ni Christian Merck Gray at ilan ang active players niya, baka nasa 20,000-50,000 ang naka-register sa kanya, or mas mataas pa, kaya ganun na lang siya mag-promote yung link niya sa Sebang International. Halos hindi na makatotohanan ang mga resulta sa paglalaro, na minsan natatawa na lang ako at pati si Pames Guerra ay ginagamit niya. Naglalaro din ako ng online Sebang pero sobrang labo na yung 350 pesos mo maging 28,000 pesos sa loob ng 6 na oras dahil tumatakbo sa 5 to 7 minutes ang bitawa ng manok, kaya walang katotohanan ang post niya kahit ikaw na ang pinakaswerteng manlalaro. Ginagawa lang talaga ni Christian Merck yun para maghikayot ng tao, babae man or lalaki, parang networking power, pero para sa akin toxic yung ganitong paraan ng pag-promote para lang kumita. Hindi siya nanalo sa paglalaro kundi kumikita siya sa pagiging sub-coordinator or agent. Ang estimated ko na kinikita ni Merck sa Sebang bilang agent ay nasa 800,000 pesos up to 1 million kada buwan. Pwede rin kayo mag-apply bilang sub-coordinator or agent, kailangan nyo lang ng 1 valid ID at mag-fill it sa form na ibibigay nila. Message nyo lang sila kung nais nyong mag-apply. Kayo, ano opinion nyo, niloko nga ba ni Christian Merck Gray si Kapi Namindang sa perang kinita nila sa YouTube noon?